Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Right. Morning po ulit lahat. Day 8 po. So Leo, update lang tayo sa natapos kapon. Bale, yung waste dito ay backfill kami. Nilipat dito sa kabilang project. At demolition na rin. Tapos na yung demolition. Bale, yung taas na lang niya. Doon sa pinaka beam. Yun ha. Marahil ay nagtataka po sa yung iba. Nagtataka po siguro sila. Kasi ito yung story itong ginagawa namin. Wala pa kang scaffolding. Madalas ko po itong sabihin. Hindi porket magkakaiba yung diskarte sa layout. Mali na. Diskarte ko po ito para matanggal namin yung waste. Hindi pa kami naglagay ng scaffolding para madali naming mailabas yung mga waste, sapagkat yung waste ang nagpapahirap talaga dito sa amin sa pang nagpapabagal, kasi napakarami po yung waste. Kung may scaffolding na kami, ay malamang mahirapan na kaming maglabas ng mga waste. Kaya minabuti ko po sa ilalim muna, sa baba muna yung layout. Every time ay kine-check ko yung layout para hindi naman mabago yung sukat kahit wala pa yung scaffolding. Okay, that's it muna. Bale, yung schedule of works namin ngayon ay kupay at kukay pa. Yan o. So baka ito muna ang gagawin namin ngayon. Nag-iisipan ko nga ito kung bubusan ko na to. Baling tie beam ay lalagyan ko na lang ng abang. Kasi wala na akong magawa. Puro hukay na ito. Kaunahin ko itong poste. At yung tie beam ay abang na lang. Pero tingnan natin. Oh, game na, time na. Bale, absent na naman ho si Pogito. Sapagkat limang araw nang may lagnat. Huwag naman po sana. Baka ma-quarantine kami lahat. Ang limang araw na pa yun na may nararamdaman. Kaya minabuting huwag munang pumasok. Okay. Pang Marawi yaga. Guys. Chrysostomo. Kunting update. Wala, pinabakbak na natin to. Yun ay hinuhukay na rin. Ano na? Palaban si Pogi. At pinatanggal na rin natin na naman yung ibang waste para palitan ng panibagong waste. Kahit yung tipping gun ay mahirapan po dito, kailangan talaga ay yung hammer. At medyo malaki din yung post eh. Yung bakal lang ang hindi tama. 12mm lang. Saka 9mm yung stirrups. Kaya mo.
Papapawis daw mga kapatid. One down. Bali, tatlong pundasyon ho yan. Ya, isang at yubitan. Isang at yubitan. Laman, Daryl. Sleep it. Yun oh. Dapat na video na kumatatay ko. Yun na di maso ng kanya. Yun oh. Bale, dalawa lang pa lang yung natanggal. Yun oh, so kayan. Meron pang natira. Akala nyo tapos na, hindi pa. Meron pa oh. Saka dito. At kanina. Ay, yun din ang inahon namin dito. Bali, may bakbak na yung poste dito. At yun yung naming pundasyon. Bali, huling butas na ho ito. Nag-decide yung mayayari, hindi na lang babaguhin yung poste dyan, nasa 25 yung poste yun. Bali, sa beam na lang kami magpapalakas at sa tie beam. Okay, that's it for today. Yung mga ways ay tinanggal muna tapos tinabunan ng panibago. Waste talagang nagpapabagal na isa dito. Op, op. Ba't yung nagtatago? Hindi. Yan, yeah, Christ. Christos, tama. Dapat kasapulan din na imas nga si Daya. Tata. Dakan. Dakan. Ngayong day 8. So, bale, yan po. Tanggal na yung poste at pundasyon at yung tatlong pundasyon doon nabakpakan na at nakapagpabrigate na rin ako ng korma doon. Yan o, sukat ang pintana. Ako nga extra na Ate Mario. Hello Ate, shout out. Dugcommentan na. Hi. Please subscribe to my channel. Yung porma. Pauwi na ang tropa. Pauwi na po kami.
Extra natin sa Ate Mari. Yan, yan. Sayaw mo ako. Nagsagit Ate Pranggaw. Bale, daan muna kami sa katropa ko. Papagupit daw kami. Medyo mahaba na buhok. Hindi po kayo nagkakamali, ako po ito, si Palitada King po. Nagpagupit lang po ako. So, bago natin tapusin ang ating video ngayong araw, ay gaya ng ating nakaugalian, ay mag-shout out at mag-flex muna tayo ng channel. So, sana patuloy niyo po kaming subaybayan sa aming ginagawa ngayon. Bagaman pahirapan po ang tropa ngayon doon, ay sana patuloy nyo pong subaybayan kung paano namin itayo ang dream house ni Mr. and Mrs. Ramos. Gaya nga ng sinabi ni Ilocano Taste, ay hindi na po ako si Palitada King. Ako na po si Bakbak King. Dahil ginibya na po namin yung buong bahay. Okay, unahin natin na shout out si Ate Shar. Sa lahat po ng nakadikit sa bahay ko na hindi pa nakadikit kay Ate Shar, ay pa-subscribe po sa kanya. Napakabait pong tao ito. Content po ng bahay ay daily living. May halong mukbang din. Basta napakabait po niya. Ma'am Shar, salamat sa subscription at sa WhatsApps na binigay mo sa amin. At shout out din sa kababayan kong si Ricky Biscayano. OFW po siya from Dubai. Ang content po ng bahay ay daily living at nagluluto siya ng mga pagkain, foods, mga ulam, ganon. At shout out din natin yung si Pareng Puyakoy TV Tips and Idea. Bale, sa construction din po sila. Maganda po yung content nila. Yung mga gustong matuto ng DIY ukol sa mga construction ay meron din po silang ganon, DIY sa construction. At shout out din sa bago nating kaibigan, si Titan Love TV. Diba, kung gusto mong matuwa. Kasi may yung content ng bahay niya ay sa Kalapati. Pero may twist siya. May halong comedy. Okay, shout out sa'yo, Titan Love TV. At sa dati na nating kadikit na si Super Pogi. Shout out sa'yo bro. Salamat sa matinding support ang binibigay mo sa ating aking munting bahay. Bale, ang content po ng bahay nito ay sa mga sasakyan, mga makinang ng sasakyan, repairs, ganun. And I would like to say thank you also to Mr. DD Files. Thank you so much, brother, for the unconditional support to my YouTube channel. Bale, ang content po ng bahay nito ay guitars and heavy rock music. Mabait po ito, bagaman sa ibang bansa po ito, foreigner. Pero napakabait niya. At lastly, shout out kay Viga Fishing Adventure. Bale, sa fishing po ang content po ng bahay. So, dito na natin tatapusin ang aming munting video ngayong araw. At God bless po sa ating lahat.